Amen. Pagbati ni Kristo sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa Dambana ni Jesus, ang Banal na Salita na nasa bakuran ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre J. De Leon SVD, Missionary to South Africa. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Tayo ay nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagpapatuloy sa ating paglalakbay tungo sa patunay na pagkabuhay ng ating Panginoon ngayong napakaraming linggo ng pagkabuhay niya. Tayo ay nasa ikatlong linggo ngayon. At hinahayaan ng Diyos na ating pagnilayan ang mga pagbabagong naganap sa mga apostol sa pamamagitan ng kanilang kababaang loob. Mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na bumababa sa atin. Tayo lamang ang minsan ang nagpapakataas. Hindi natin kayang tanggapin ang ating pagkakamali. Gumagawa tayo ng mga bagay na wala siya sa ating piling. Kaya sa ating pagdiriwang ngayon, upang tayo'y maging karapat-dapat sa ating banal na pagtitipon, manahimik tayo sandali. Hingin natin ang tawad ng ating Diyos at patuloy tayo nating ihanda ang ating sarili sa ating pakikipagniig sa Kanya.
inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Santo sa kadakilaan ng Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pang-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng mga iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming pinagbabawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang iyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang iba pang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang inyong ipinabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapaguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis sa mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat pinarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di nakuhang matuwat maggalak. Mula sa libingan, daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang nabaon sa kailaliman. Purihin ang poon.
siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirap. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal iyong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o Poon. Ako ay pakinggan, mahabag ka, Poon. Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o Poon, ay di magsasawa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito: ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagkadakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan, sa kanya nakaluklok sa trono at sa kordero. Sumak kanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Tumugon ang apat na nilang nabuhay, amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Aleluya, tu vida, Dios, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyong, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala kaagad ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Upo, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Talungkot si Pedro sapagkat maikatlo na siyang itinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, inuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapapangaralan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Naramdaman niyo ba yung hiya, ini sa sarili, pagkamuhi, o di kaya kababaang loob tuwing kayo ay nagkasala? Mga kapatid, kung ating ilalagay ang posisyon natin kay Pedro, pagkatapos niyang itakwil ang Panginoon ng 3 beses,
wala na siyang mukhang iaharap pa sa kanya. Kaya sa kanyang pagninilay, punong-puno si Pedro ng kababaang loob. Kaya ang unang-unang punto ko, mga kapatid, sa araw na ito sa ating pagninilay, ay sa ating kababaang loob, kailangan nating tanggapin na kailangan natin ang Diyos. Sa ating pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo, nakikita natin, narinig natin ang mga apostoles. Andun na naman sila, nangunguha ng isda. Ngunit mali ang kanilang pinagkukuha ng isda. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ilagay niyo sa kabila. At nang kinuha nga nila ito, nakakuha sila ng napakaraming isda. Mga kapatid, ng panahon na sila ay nangingisda, kanilang abilidad ang kanilang inisip. Nakalimutan nila ang sabi ng ating Panginoon na ako, kayo ay mga sanga lamang. Ako ang puno. Kaya patuloy nilang silang sumunod at kanilang naalala na ang Panginoon nga ang kanilang nasa tabi. Mga kapatid, si Pedro na tatlong beses nagtakwil sa ating Panginoon ay patuloy na nagbago at umamin at naging sensitibo sa presensya ng Panginoon. Kaya nga sinabi niya kaagad, narito ang Panginoon. Siya ang nariyan. Sapagkat ang kanyang kababaang loob, ang kanyang kahihiyan ay patuloy na nagdulot ng kababaang loob sa kanya. Nakita niya ang galaw ng Panginoon na sinasabi sa pangalawang pagbasa, ang kordero na nararapat lamang bigyan ng papuri sapagkat nasa atin tuwi na. Hindi ba familiar ito? Alam niyo noong nakaraang linggo, ilang linggo ang nakakaraan, aking ibinahagi, parang nangumpisal ako sa aking humiliya na bago ako pumasok ng seminaryo, I struggled a lot with pornography. I was almost addicted to it. Binahagi ko kung paano ko ito nalabanan. Kailangan, I will know how to rechannel my energy. Kapag alam kong mahina ako, pagkagaling sa opisina, hindi ko bubuksan yung computer ko. Either mag-exercise ako, magtatanim sa garden, magdadasal ng rosary o magbabasa ng Biblia. Kailangan alam ko yung pattern ng kasalanan from step A to Z para kapag nasa C na lang ako, I will deliberately stop the pattern of sin. At ito ay na-master ko. Mula isang taon, hindi ko nagawa ang kasalanan. Pornography and self-gratification was not part of my life for 1 year from being almost addicted to it hanggang nalabanan ko siya. Subalit ang yabang ko na, a master ko na yan. Pattern of sin, kapag mahina, rechannel the energy. That one day, God humiliated me. Dahil ako ay tumitingin lamang sa aking kakayahan, sa aking karunungan, sa aking mastery ng aking sarili, na nakalimutan ko na ang lahat ay grasya mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang ating mga sarili ngayon. Mapagmataas ba tayo? Dahil ba sa kaalaman na nanggaling din sa Diyos? Nakalimutan na nating magpakababa at sabihin na Panginoon, kung wala ka sa aking buhay, ako ay maliligaw. Pangalawang punto mga kapatid ng kababaang loob ni Pedro na ating pinagninilayan ngayon ay ang kababaang loob ay natutungo sa pagtanggap ng pagkakasala at pagkakamali. Alam niyo nung nalaman niya si Jesus, anong ginawa niya? Nagsuot siya ng damit, ng balabal, tumalon sa tubig, papunta sa ating Panginoon. This is reminiscent of the act of Jesus during the washing of the feet. Anong ginawa ni Jesus? Kumuha siya ng balabal at itinali sa kanyang, sapagkat sinasabi niya, ako ay lingkod. Ako'y handang maglingkod sa inyo. Inaamin ni Pedro, Panginoon, ako ay nagkasala.
Kung bago panangyari ang crucifixion, sasabihin ko ulit sa'yo na handa akong mamatay sa'yo tulad nung nangyari sa huling hapunan. So, balit pagkatapos na tatlong beses kitang itakwil, alam ko kung ano ang aking kakayahan. Kaya nga sinabi niya, Panginoon, alam mo na iniibig kita. Hindi na sa pagkakaalam ko, sapagkat ako'y arugante, mapagmataas, tinataas ko ang aking sarili kahit na hindi ko kaya. Kaya ngayon nagpapakababang loob ako na isuot ang aking damit at tumalon sa tubig, sapagkat ang tubig, katulad ng bautismo, ay tubig na patuloy na magpapalaya sa kasalanan at maglilinis ng aking sarili. Tanggapin mo ako dahil sa aking pagkakamali at sa aking pagkakasala. Kung titingnan natin ang ating sitwasyon ngayon, ang dami nating pagkakamali at pagkakasala. Alam niyo, pag naglalagin ako sa social media, nalulungkot ako. Ang daming kasanungalingan. Ito ay insulto sa Panginoong Jesus na daan, katotohanan at buhay. Sapagkat minsan kapag tayo ay gusto nating mag-research, anong ginagawa natin? Meron na tayong kailangan, eto ang lalabas. Kaya kahit na pag nag-research tayo kung ano ba talaga ang tama, pag nakita natin na ito ay against sa ating paniniwala, hindi ako maniniwala dyan, maghahanap ako ng iba. Kahit na gawagawang video sa TikTok or YouTube, papaniwalaan ko yan. Naaayon yan sa kalooban ko eh. Ayoko nang maghanapan ng iba. Nakakalungkot mga kapatid, sapagkat hindi tayo naghahanap ng tunay na katotohanan na kahit ano pamang kamalian, basta ito ay naaayon sa ating pinapaniwalaan, tuloy lang tayo. Alam nyo, sa South Africa, ang mga nangangalunya na ating mga kapatid, ganito rin ang sinasabi nila. Kapag ikaw ay nahuli ng iyong asawa na nangangalunya, huwag kang umamin. Kahit na obvious na, kahit nahuli ka na sa akto, huwag kang umamin. Magalit ka pa. Para siya pa ang mahihiya. Sabi ko, sounds familiar. Parang sa Pilipinas, ganyan din. Aminado ako ang tatay ko, nangalunya siya. At one point in his life, ganun ang kanyang ginawa na parang kami pa ang mahihiya sa kanya dahil siya pa ang nagagalit. At never siyang umamin sa kanyang nagagawa. It's pride. Ang kababaang loob ni Pedro ay pag-amin na ako ay nagkasala. Kaya mga kapatid, sa ating pag-journey, paglalakbay tungo sa katotohanan, tanggalin natin ang lahat ng mga biases and stereotypes. At buong katotohanan tanggapin natin, Panginoon, nais kong magsaliksik kung ano ang katotohanan, sapagkat kung ako'y maniniwala sa kasinungalingan, ito ay labag sa iyong kalooban at insulto sa iyo bilang Diyos ng katotohanan. Alam nyo, kahapon lang nag-check ako. Ang dami kong narinig na ganito. Panginoon, ay Father Jay, itong eleksyon, kahit sino namang iboboto ko, kung hindi ako magsipag, walang pagbabago sa buhay ko. Maybe yes, maybe no. Because this is an insult to our brothers and sisters, sa ating mga kababayan na patuloy na nagsusumikap, nagsisipag. So, ngumbalit sa kanilang pagsisipag, wala pa rin pagbabago sa kanilang buhay. Patuloy na nagbabanat ng buto, ngunit patuloy naging isang kahit isang tuka. Ito ay insulto sa lahat ng ating mga kababayang pumupunta sa ibang bansa upang magbigay ng mariyang buhay sa kanilang mga pamilya. Na kung tatanungin mo, pipiliin nila na sana andyan na lang kami, Father. Namimiss ko ang aking mga anak. Gusto ko silang yakapin, pero hindi ko magawa sapagkat hindi kami mabuhay kung hindi ako mangingibang bayan. If you will say na kahit ano pa man ang mangyari, it will depend on you, then thank God for your privilege. Dahil kahit sino pa man ang naandyan, mabubuhay ka. Pero isipin natin ang mga mahirap na nasa laylayan na muli patuloy na nagbabanat ng buto, subalit hindi nila naranasan ang kanilang buhay na nais ibigay sa kanila ng Diyos. Sapagkat madami ang makasarili na ang yaman ng bansa
ay lamang ibigay sa kanilang sariling bulsa. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, it is our responsibility to think not only for ourselves but for others. Minsan sinasabihan ako ng aking mga kaibigan, mga pinaglilingkuran, Father, pwede po ba sa pulpito, mangaral na lang kayo kung paano kami magdasal, paano kami makapunta sa langit sa pamamagitan ng espiritualidad. Sinasabi ko sa kanila, pag pumapasok ba kayo ng simbahan, yung kaluluwa nyo lang ang pumapasok sa simbahan? Hindi ba ang buo niyong katawan na may moralidad, na nagugutom, na nauuhaw sa tunay na turo ng Diyos? Pag sinabi mo na ako'y tuturo lamang sa iyo ng pagdarasal, parang sinasabi ko sa inyo na kapag ikaw ay nagugutom at lumapit ka sa akin, parang sinabi ni San Pablo, umalis ka na, ipagdarasal kita nang wala akong binigay sa iyo. Kaya nga sa South Africa, hindi lamang namin sila tinuturo ang magdasal, pinapakain din namin sila, binibigyan din namin sila ng edukasyon, sapagkat ang ating simbahan ay hindi lamang espiritualidad, ito ay kabuuan ng tao, ang moralidad, ang pinansyal, ang kabuhayan, ang edukasyon, ito ang misyon nating lahat. Lahat tayong naniniwala sa Diyos na mahal niya sa kabuuan ng tao. Ayokong mamatay at pagdating ko sa langit, sasabihin sa akin ng Panginoon, ginawa kitang propeta ng aking mga salita, ngunit natakot ka dahil hindi ka katulad ng mga apostoles sa unang pagbasa na kapag mali ang tao, hindi nila sinunod sapagkat sumusunod sila sa Diyos at hindi sa tao. Mga kapatid, sana maintindihan natin na ito ay hindi laban ng espiritual lamang, ng kabuuan ng ating misyon ay kabuuan ng ating pagkatao. At bilang panghuli, patuloy na nagbibigay ng kababaang loob ang ating Diyos sa atin. Paano mo nasabi, Panginoon? Alam nyo, sa ating ebanghelyo ngayon, merong hindi natin masyado makuha sa salitang Tagalog o English dahil ang salitang pag-ibig o iniibig ay hindi nakatranslate sa salitang Griego. Tatlong beses tinanong ng ating Panginoon si Pedro, iniibig mo ba ako? Bakit tatlo, Father? Para makabawi siya. Sa kahiyan ng kanyang pagtakwil kay Jesus, binibigyan siya ng tsansa ng Panginoon na patibayin at pag-ibayuhin ang kanyang pagmamahal sa kanya. Pero merong something interesting in the original Greek translation, in the original Greek language of this verse. Sa unang tanong ng Diyos, iniibig mo ba ako? Ang ginamit niyang salita ay agape. Agape is unconditional love. This is the love of God for us. Kaya parang tinatanong ng Diyos na Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako katulad ng pag-ibig ko sa iyo, unconditional? Ang sagot ni Pedro, iniibig kita. Ngunit ang Griegong ginamit niya ay philia. Ang philia is friendship. It's brotherly love. Sinasabi niya, Panginoon, hanggang ganito lang ang kaya ko. Kung dati, bago ka pa pinako sa krus, magiging proud ako. Sasabihin ko, kaya kong magmahal kahit ibigay ko pa ang buhay ko, unconditionally. Pero natuto na ako, hanggang ganito lang ang kaya ko. Pangalawa, tinanong siya uli, iniibig mo ba ako? Agape love. Sinagot niya uli, iniibig kita. Philia. Pagmamahal na makatao ng isang kaibigan, ng isang kapatid. Sa pangatlong tanong, sa Griego, sinabi ni Jesus, iniibig mo ba ako? Ngunit ngayon, ang ginamit na ni Jesus ay philia. At sinabi ni Pedro, iniibig kita. A philia love. Makita natin ang ating Panginoon. Bumaba sa kung ano ang kaya ni Pedro na parang sinasabi niya sa atin ngayon, kilala kita. Minsan hindi ka pa handa na umibig katulad ng ninanais ko. Unconditional love, na kahit mahirapan ka, patuloy ka pa rin magmamahal sa akin. Pero okay lang, mahal kita eh. Hindi ako nasa langit lang at patuloy na mag-expect sa'yo ng something na hindi mo kayang gawin.
Ngayon, magpapakababa ako sa'yo. Anak pa rin kita kahit na ang pag-ibig na kaya mong ibigay ay ganyan lamang kalaki. Maglalakbay ako sa'yo. And trust me, one day you will say to me, I love you, and that love is agape. Napakabait ng Panginoon. Kaya niya tayong sundan, kaya niya tayong imit, kaya niya tayong harapin kung nasaan man tayo. Gaano man kalaki ang pag-ibig na kaya nating ibigay. Kaya mga kapatid, sa misang ito, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng grasya ng kababaang loob, katulad ni Pedro, na kayang aminin na hindi niya kaya kung wala ka sa buhay niya. Bigyan mo ako ng grasya na kababaang loob, na kayang aminin kung ako ay nagkasala at kung ako ay nagkamali. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo na kayang magpakababa para lamang harapin ako kung nasaan ako at handang maglakbay sa akin patungo sa kalangitan. Mga kapatid, hilingin natin ang grasyang ito at nawa ibigay sa atin ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, kasihan mo kami ng iyong grasya upang tulad ni Apostol San Pedro, magiting naming maipahayag ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristong anak mo, buong galak tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos naway maramdaman ng mga nananampalataya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, lalong-lalo na sa panahon ng kahinaan, pagsubok at kagipitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno na naglilingkod sa simbahan at sa pamahalaan, naway lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig kay Jesus, ang mabuting pastol. Magsilbi nawa silang inspirasyon at lakas sa paglilingkod nila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa darating na halalan, huwag nawa manaig ang salapi at pagkagahaman. Bagkos, ihalal nawa natin ang mga taong may kakayahan, katapatan at tunay na layuning maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nalugmok sa kahirapan, sakit at mga suliranin, naway lalo kanilang kilalanin bilang kumakalingang Diyos na nagkaloob ng lakas at kaginhawaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, tanggapin mo nawa sila ng ligaya at maluwalhating kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa natin mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng muling kapagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo kami at gawing matibay ang aming pananalig sa iyo.
Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay pagbubungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus, na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Thank you.
ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga malalapit sa aming puso, kapamilya, kaibigan. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol, ni San Arnoldo Jansen, San Jose Fray Nademitz, Beata Maria Helena, Josefa, at ang mga martir na SVD, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Oh.
ating Amang nasa langit ang pinagmulan ng pag-ibig at kababaang loob. Kaya taos puso nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at itilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo nagmula Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananambalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng gera, ng pandemya, ng away, ng sakit, at ng problema. Ito ay kapayapaan na nanggaling kay Kristo. Sa kabila ng lahat, siya ay patuloy na mananaig at ang kanyang katotohanan ang patuloy na mapapa sa atin. Sa mundo na nangangailangan ng kapayapaan, ibahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan ni Kristo.
ang kordero ng Diyos. Ito ang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Hesus, nananalig ako, ikaw ay nanahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito, at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin, at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na paging mapakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating nakarating sa pagkabuhay na nagtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo upang sa pagpapalit ng pabansa at panglokal na halalan ay tunay na maghari ang kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bansa. Sama-sama nating idalangin, iligtas mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pamimilit, pananakot, karahasan at terorismo. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa panluloko, pagsisinungaling at pagbaluktot sa katotohanan. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa panunuhol, kasakiman at sabwatan upang makapandaya.
Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa kawalang muwang sa paninilang at makitid na pananaw. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pagbabanta, pananakot at lapastangang pananalita. Iligtas mo kami, Panginoon. Sama-sama nating idalangin, dinggin mo kami, Panginoon. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang aming budhi ang siyang gawing tunay na pamantayan. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang kabutihan ng nakararami ang aming pinakamataas na layunin. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang digdig na ng tao ay palaging igalang. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang kapuspalad at mahihina ay pangukulan ng higit na pansin. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi pagwalang bahala. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang pagkakaisa ay magbigay daan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang banal na pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang maging gabay ng mga nagnanais manungkulan sa pamahalaan. Dinggin mo kami, Panginoon. Manalangin tayo. Pastol, lahat tayo manalangin. Pastol ng aming kaluluwa at tagapagligtas ng sanlibutan. Ang politika ay iyong kaloob sa amin. Isang paanyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang politika sa aming bansa. Katulad ng paggabay mo sa amin, nawa ang aming politikal na pakikilaho para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kindly be seated for a short announcement. Our schedule of masses are as follows. Mondays to Saturdays, 6:30 a.m. and 6 p.m. Sundays, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 11:30 a.m., 4 p.m. and 6 p.m. Confession every Saturday at 5 p.m. Confession every Sunday, 11 a.m. and 5 p.m. The Parish Pastoral Council for Responsible Voting of the Shrine, a nonpartisan and citizen watchdog group accredited by the Commission on Elections under the Roman Catholic Church that seeks to ensure free, fair, and honest elections, is in need of volunteers. You may register at www.bit.ly/shrineppcrv or message us at the Shrine's Facebook page. To all PPCRV volunteers, there will be a meeting this afternoon at 2 p.m. at the Christ the King Mission Seminary Shrine Hall. Please bring your valid ID and 2 pieces, 1x1 ID photo. Thank you, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Please rise. Maraming salamat po sa pagpunta ngayon. Nakikita kong tuwang-tuwa ang ating Panginoon sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagpuri sa Kanya. Ngayon din po ay ang aking huling araw. Mamayang gabi po ay babalik na ako sa South Africa. Patuloy niyo po akong ipanalangin na nawa ako'y maging lingkod na may kababaang loob. Handang umamin sa kasalanan. Handang sabihin na hindi kayang mag-isa kundi kapag kasama lamang ang Diyos. At handang tanggapin ang Panginoon na nagpapakababa upang patuloy na maglingkod kasama ako. Actually, ako ang naglilingkod sa pangalan niya. Maraming salamat. Patuloy tayong manalangin sa aking mga kapatid na seminarista. Maraming salamat sa ilang buwan din na paminsan-minsan na nagkakasama tayo. I will continue to pray for you. Patuloy na manalangin. Ang ating objective is not to be a priest, but to be a good and holy priest. Kaya patuloy tayo na magkaroon ng kababaang loob. At kung hindi man kayo tinatawag sa pagkapari later on, patuloy kayong mabuting mamamayan at anang ng Diyos. But we continue to pray for them. Sana marami talaga sa kanila ang maging hindi makasarili at tumugon sa tawag ng ating Panginoon. Let's continue to pray for each other. I will also give my prayer and blessings to all of you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko natin ang ating mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas.
Ama naming mapagpala, patnubayan mo ang mga pagsisikap ng iyong sambayanan na sundin ang loob mo at pakundangan sa inyong pangako. Marapatin mong kamtin ang kahilingan ng tanang dumadalangin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo at ibahagi ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos, aleluya, aleluya. Triune God live and reign in our hearts. Saint Arnold Johnson, Saint Joseph Fernandez.